Bago pumunta ng Manila, sino ba ang Gio Halalon? No? Ano ba pinagtritripan niya nung mas bata siya? Ano ba yung routine niya? Papunta pa lang si Gio Halalon sa Manila. Hindi naman talaga Gio yung pangalan ko, Dodong eh. Kasi syempre galing sa probinsya, di ba? Galing sa probinsya. Pero hindi, actually ano talaga. So I start from ano CDO to Manila. Siguro ang hirap ng buhay, ang hirap, alam mo yun. Hindi mo alam kung tatagal ka or alam mo yun, yung sandali ka lang makastay sa Manila. Kasi wala eh, wala kang kasama eh. Wala yung family mo. Siyempre, yun lang unang-unang mong lalapitan eh. So kumbaga, alam mo yung sacrifice. So lahat ng sacrifice pagdadaanan mo talaga. Kasi wala eh. Bata pa ako noon, 17 years old, bago ako nagpunta ng Manila. So, nag-try out lang ako. So, yun. Inisip ko lang yung sarili ko na sana maabot ko yung pangarap ko. Ganun lang. Tapos, trabaho. Dami kong ginagawa sa sarili ko para lang, alam mo yun, makalaro ako ng college dito. NCAA talaga yung gusto ko. Totoo bang unang tryout mo sa Arellano, hindi ka kinuha? Hindi talaga, sir. Wala talaga. Ano nangyari nun? 1 week nung una kong dating sa Maynila. Sa ano kami, apat kami. Napunta kami ng Arellano. Tapos kinabukasan may practice, nag-try out kami kay Leo Isa, kay Coach Leo. So madami din talagang ano yun eh. Na time na yun, madaming players si Coach Leo. So nag-try out kami, pinakita ko lang yung talent ko kung ano ako. Kasi siyempre maliit ako sir eh. Sobrang liit ko talaga. Siguro mga nasa ano ako. Nasa 5'5 lang, 5'5. Tapos ang itim ko, parang siyempre galing sa probinsya, sobrang itim. Kaso lang, mabilis na din talaga ako tumakbo. Lahat ng... Siguro hindi nila ako makakalimutan yan. Sila si Idre, si Solueta, yung time na mga kuya dati. Pag nag-try out ako... Hindi ka nga makakalimutan. Hindi kita makakalimutan. Yun na time pagkalaban ko sila mga siguro hindi po ako nagmamaya mga 3 beses na agawan ko sila kahit nagilid sila sa akin kasi sobrang liit ko tas ang bilis ko yun lang yung panglaban ko sa kanila alam mo po yun tas pag ako naman dumidepensa sa kanila pagdating sa ilalim pinupustihan nila ako lagi so well, no choice ako kumbaga doon pa lang sa whole court pinipressure ko na sila kung kasi yun yung ano ko eh yun yung talent ko talaga eh lumabas lang naman yung laro ko dahil kay ano talaga kay Coach Jerry ginawa niya akong scorer so yun yung pag try out na yun sobrang hirap kasi 1 week tapos yung kung Manila yung pag-usapan parang wala na talaga wala na akong pag-asa nun sa buhay ko nun kasi syempre tawag ang tawag sa magulang ko, eh, sila din, nahihirapan din sa probinsya. Kumbaga, sobrang ano talaga, nag-sacrifice din talaga ako. Yun yung inano ko sa ulo ko nung nag-try out ko na sana may kukuha saan ng ibang team. Tatarbahuin ko talaga. Sabi ko, ipapakita ko talaga yung best ko kung anong meron akong may talent ako. So, yun. Nung nag-try out ako sa Arellano, hindi na kami kinuha 1 week. So wala na kaming pagkain. Kumbaga, ang hirap na ng buhay. Kasi wala yung family ko eh. Alam mo yung homesick din, sir? Na gusto mo makasama dahil may problema ka. Kasi nga, yun nga. Gusto mo maglaro. Gusto mo yung libre yung school para hindi na mahirapan yung family mo. So yun. Nung 1 week, buti na lang, naglaro kami ng invitation dito sa Maynila eh. So, kumbaga, may nakakita din sa akin ng coach nung naglaro ako ng last nung invitation dito. So, kinuha ako ng UE. Kinuha ako ng informatics na team. Pinili ko yung informatics na team kasi alam ko din sa sarili ko na hindi ko naman sinabing mababa yung ano nila doon, yung liga nila doon. Kumbaga, nag-stay din talaga ako doon kasi alam ko na gusto ko i-improve yung sarili ko na pang Manila yung laro. Mm. Kaya doon ako nag-stay ng 2 years. So after 2 years, yun nga, parang bumunga lahat ng
pinaghirapan ko, parang sa isip-isip ko nga, hindi pa nga ano yun eh. Kasi nung time na yun sa informatics, grabe din yung pinagdaanan ko dun. Kumbaga, kung ano yung pinagdaanan ko sa Arellano, buti pa yung Arellano, may libre pang ano yun eh, libre pagkain pa eh. Hindi ko na iniisip yung pera talaga nun. Nung pagdating talaga sa informatics, ang hirap din talaga ng buhay ko. Kahit may allowance ako, madami kasi kami nun sa ano eh, sa isang apartment eh. Mga lima kami, tapos 500 a week lang kami. Kumbaga, pag naubusan kami, walang-wala talaga. May time pa nga umabot, chicharon na lang yung ulam namin. At saka, inasal na tagpipiso. Parang ginawa namin, nilagay namin sa kanin para makakain lang talaga. At least may rice kami. Sobrang hirap talaga ng anong pinagdaanan ko nung time na yun, nung 17 years old to 19 years old ako. Sobrang nakakayak. Hirap ng buhay. Naiyak ako, kuya. Kaya nga, kailan naka-record mo. Isisend ko to sa MMK. Totoo. Pero, sobrang hirap. Pero, G, naggalang talaga. Sir? Mabot sa point na gusto mo na raw bumalik sa probinsya. Yes. Yun na time na chicharon na lang yung ulam namin at saka yun nga, inasal na tagpipiso. Doon ako tumawag sa nanay ko na gusto ko na umuwi pero binigyan ako ng chance talaga ng Panginoon at saka yung coach ko na si Coach Buds at saka yung boss namin na si Stephen Banyaris na nung nagpaalam ako sa nila gusto ko na umuwi, binigyan nila ako ng chance na wag kasi makakatulong ba ako? Hindi ko alam eh kung inisip ko na makakatulong ba ako sa nila or umano sila ng tawag dito. Parang nakita nila yung talent ko na meron talaga akong ilalabas, alam mo 'yun. Tapos 'yun, binigyan nila ako ng ano, binigyan pinag-grocery kami, so tuwang-tuwa ako noon kasi akala ko 'yun na yung last kong ano sa Manila eh. Akala ko makaka-uwi na ako pero na nung nag-pray kasi ako, parang natupad eh. Kumbaga, hindi mo din talaga maano si God. Kumbaga, nandyan lang din talaga siya lagi. Kaya, yun. Naging ano yung buhay ko nun. Naging masaya after yung hirap. Ano yung naging turning point na sinabi mo, okay, meron na akong pagkakataon. Dito muna ako. Ano yung naging turning point nun? Isa yung ano, yung binigyan nila ako ng ano sir, ng lakas na parang ito na yung chance na siguro na meron din silang siguro pagtingin nila sa akin talaga na meron din talaga akong chance na alam makakatulong ako sa kanila. Kumbaga hindi sa kanila, sa team ng ano ng informatics. Kasi paano na yun eh. Pa liga na kasi yun na na-ask ko eh. Na time na yun sir eh. Yes. Yung afternoon nung binigyan ako ng grocery, doon na ako naging sabi ko sa sarili ko, parang ano ko na to ah. Parang chance ko na to na bumawi din talaga sa kanila. Yun. And then eventually Arellano came back calling you na maglaro ka na sa kanila. Yes. Actually, yung ano, nung pagkatapos nung na-ask ko, nag-rookie of the year ako sa college, 19 years old pa lang ako. Kinukuha nila ulit ako nila Coach Leo noon kasi naglaro kami ng ano, Summer League yun eh. Naglaro kami ng Father Martins tapos kalaban namin una noon, San Beda, muntik namin matalo. Tapos yung Arellano, muntik din namin matalo at saka yung Lasal. Kaya doon nila ako kinuha. Doon na ako nakita nila ko si Chito na time na yun, 19 years old ako. Yun na yun, tapos inoff, right there and then sinabi, baka pwedeng sa amin ka na. Ganun, di ba? Tama? Yes, kinuha ako ni Coach Coy Banal sa Arellano. Pero kasi gusto ko din talaga mag-Arellano na time na yun. Kasi nung nasa CDO ako, lahat ng player ng team, lahat ng teammate ko pala, napupunta sila sa Arellano kasi kaya gusto ko talaga din talaga sa Arellano. Ernest, yan nga, nung binigyan ka ng opportunity, di ba? O Brian, go. Ano, ang
ano ko lang ay Gio, correct me if I'm wrong, di ba sinasabi ni Gio kanina is chicharon? Kasi pag chicharon sa atin, pwede yung social hindi. Yung chicharon daw na kinakain ni Gio noon was yung mga binibenta sa yun ang babalot at saka penoy. No, hindi. Binibenta lang yun sa... Pero same lang yun, sir. Dapid din na pala. Pero sa kailangan namin na yun eh. Nabili na tag 6 pesos. Ah, okay. Ah... Grabe. Eh, pero ito, Gio, nung nabigyan ka ng pagkakatao sa Arellano, hindi mo naman pinakawalan talaga. As in, ano, triple-double machine yan, di ba? Nung nagpipit na, nung kinocover ko kayo sa NCAA, 6 months ka pa ron, the following year, boom, pumutok eh. No? Talagang yun yung... Yun na, ano, yun parang, na yung time kay Coach Jerry. Yun na yung time na kay Coach Jerry talaga ako kasi nung kay Coach Koy Banal hindi niya ako masyadong ginagamit eh kasi nandun pa sila Pinto. Pang ano lang talaga ako, pang ano lang ako ni Pinto. Pag napapaul si Pinto, tig ano lang ako, sundot lang ako. Labas-pasok lang ako ng time na yun. Nung si kay Coach Jerry na, yun na yung time na pinakita ko talaga yung ano kasi nakikita ko sa mukha ni Coach Jerry, gustong-gusto niya din talaga ako kasi pinakita ko sa kanya nung tryout lahat eh. Kumbaga, tryout kami lahat nung pagdating niya. So, inigay ko yung best ko. Ayun, at saka nag-finals pa. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.